regular kailangan. Depende yan sa electrician. Yung iba gumagamit tatlo, iba ginagamit dalawa lang. So, depende sa approach ng electrician yan. So, ngayon, yung gamitin mo sa'yo? Actually, dalawa lang ginamit ko. Good for the horn. Ito naman para sa ilaw. As you can see, maliit lang yung ginagamit ko for the, para sa ilaw. Kasi, mas maganda siya magbigay. And then, ito naman sa horn. Kasi kailangan ni horn ng mas malakas na palo. Pero good naman yan pareho. Dalawang mostly ito kasi ginagamit talaga para sa ilaw. Snail type. Kasi pag yun, pinasok ng tubig, nagbo-boses ngongo, di ba? It's either mag-boses ngongo or throw away na yung ano. Yung horn. Oo. Anong nangyayari doon, may iba na pag tinaktak mo, okay pa. Pero mapapansin mo, magbabago na yung tunog, hindi na kasing lakas ng unang kabit. Yung meron, snail type. Oo, snail type. Meron namang iba, pagka napasukan, wala na talaga. So yun ang kagandahan ng Bosheropa sa mga ganito, yung dish type natin na tawag. Kapasama ng tubig, tatapon lang ulit yan eh. Mm-hmm. Hindi siya papasok. Hindi siya affected masyado. Yun lang. Kaya maraming nagtatanong, Boss, paano mo kinabit? Boss, paano mo? Yun, trade secret sa tawag. Yan ang secret ko. Yan ang dalawang Bosheropa. Yan, dito. May gagawin niya si Seth paano pagka-cashierin yung Europa. Ngayon, marireveal na yan. Marireveal na. We'll be right back.
ito kaya ako hindi na bo-void ng warranty kay Honda. Na ano ko to, na-prove ko to, click pa version 1. Masela na sa issue ng warranty ang Honda noon. So ang ginawa, nag-wiring ako na busina. Nilagyan ko ng mga aux light, etc., etc. Doon pa lang, hindi ko pa masyadong alam na yung mga ganung bagay ay mabuboy na yung warranty niya. Pero ang trabaho ko kasi, pag nag-wiring ako, hindi ako nag-i-splice. Hindi ako nag-i-splice sa wire ng motor. Gusto ko minsan kalagi, ano lang, may susuksukan lang ako. Yun ang ginawa namin. Nakikisingit na kayo sa ano? Oo, so may isang connector na sisingitan mo lang. Tapos, doon na siya kukuha. Kukuha lang siya ng ano, ng signal na napakarampot lang, hindi niya aagawan ng kuryente si motor. Ang lalabas doon, pag kinumpute mo yung ano niya, pag may voltmeter ka, kumakain lang siya ng 0.1. Minsan 0.01 nga lang actually. So, pag ganon, hindi masyadong affected si ECU. Kasi si ECU, may parang certain percentage ng kuryente ang kailangan niya para mag-function siya ng maayos. So, ang ginagawa doon, nilalagyan ko ng relay. So, si relay, nakabato kay baterya. Correct. Direct sa baterya. So, ngayon, hindi niya inaagawan si ECU. So, walang problema si ECU. Hindi mo ko inaagawan eh. So, yung function ko, normal pa rin. Ngayon, yung power ko manggagaling sa baterya. So, yun ang nagiging ano, nagiging ano ni yung gawa namin na maayos tatakbo yan. Quality. We can say quality, pero safety ang mas ano ko, priority ko. Safety. So, number one, safety yung priority ng PRT.
nakalagay pa rin yung stock natin, Ayun. Ayun. Gamitin naman natin yung Bosch Europa. Isa lang kasi maingay eh. Panado, diba?